Random math problem number 26. So ito ay tungkol sa ratio problem na may kasamang percent. Okay? Two numbers A and B are such that the sum of 5% of A and 4% of B is 2/3 of the sum of 6% of A and 8% of B. Find the ratio of A is to B. So ang question ay nanggaling sa FB group na Civil Service Exam 2023 Community. So yan, math exercise number 1. Okay, so bago natin sagutan, kung meron kayong math question or gusto nyo lang ng free reviewer, punta lang po kayo sa aking FB group na minamanage, Civil Service Exam / Let Review for Mathematics. Punta lang po kayo sa files, medyo marami na tayong na-upload dyan na mga reviewer. Tick lang ang tatlong dot dito sa right side, ayan, download. Then kung gusto nyo naman ng reviewer na ayan, Google Docs para makakapag-practice kayo, tapos para makita nyo agad yung score nyo, punta lang kayo dito sa discussion or dito sa featured, kahit alin dyan sa dalawa. So makikita nyo agad dito sa featured yung mga Google Forms natin. Ayan, may CSE reviewer tayo dyan, 50 item, math quiz, ayan, 30 items, another 50 items, work problem quiz, let reviewer, age problem, ayan. Yan. So, para makapag-practice kayo and then makita nyo agad ng score nyo. Sa last part, nakalagay doon ang mga YouTube link para kung meron kayong maling sagot, makikita nyo kung paano kayo nagkamali. Okay, so sagutan na natin ang problem. Okay, so gawan lang natin ang equation ito. Two numbers A and B. So, given na ang dalawang numbers natin, A and B. Such that the sum, ayan. So, sum of 5% of A. So, ang equation natin, so mayroon daw sum. Such that the sum, so di meron tayong plus. The sum of 5% of A, so therefore we have, pwede natin isulat, 0.05, 5% kasi, no? So i-detail natin. 5% of A and then 4% of B. So 4% of B. So ang sum ng 5% of A and 4% of B, ayan, is... Ibig sabihin ng is equal sa inyon, 2/3, so just write 2/3. 2/3 of the sum, ayan, sum ulit. So lagay ulit natin, may sum dito, may 2/3, i-add natin, i-add muna natin tapos multiply natin sa 2/3. Kasi 2/3 of the sum of 6% of A, so 6% of A and then 8% of B. 8% of B. So yan na ang ating equation. Find the ratio of A is to B. Okay, so gawa na natin ang solve na natin. So sa ganitong problem, may percent pareha sa ano eh. May percent sa dalawa yung percent sa left side, sa right side dalawa din yung percent. So in short, pwede na nating i-cancel yung percent or wag na nating isulat yung percent. So pwedeng i-multiply na lang natin yan, 5a plus 4b. Okay, so pakita na rin natin para malinaw ang 5% tapos yung op, ibig sabihin lang yan ay multiplication. So we have 0.05, ang convert lang natin sa decimal, 5% ay 0.05 times A. Huwag na natin isulat yung times A, so just write na lang yung A sa katabi ng 0.05. Plus 4%, so we have 0.04 times B, so ayan, 0.04B. Equals 2/3, and then nakamultiply sa 6% of A, so that is 0.06A plus 8%, so we have 0.08 times B. Ayan. So dahil nga lahat sila ay naka-percent, pwede nating para mas simple, i-multiply natin lahat by 100. Or shortcut nga, wag na nating isama yung percent. 5 of A na lang. So magiging 5A na lang. 5A na lang to. Ito 4B, ito 6A, ito 8B. Kasi lahat naman sila naka-percent. Or i-multiply natin lahat by 100. Multiply by 100 ito, 5A na lang siya. Multiply by 100 ito, magiging 4B na lang. Ito, multiply by 2/3 muna tapos 100. So magiging may 2/3 pa rin dito. So multiply this by 100, 6A na lang yan. And then plus multiply by 100, 8B. Or sabi ko nga, shortcut, dahil lahat sila naka-percent, sa umpisa pa lang, pwedeng wala na tong line na ito. Sa umpisa pa lang, ano na lang siya? 5A plus 4B equals 2/3 of 6A plus 8B. Okay, then solve for A and B tayo. Kukunin natin yung ratio A is to B. Okay, so simplify lang natin. Dahil may denominator tayo dito na 3, multiply both sides by 3 para makancel ito. So syempre, ito rin left side multiply din sa 3.
So simplify natin, i-distribute yung 3. So we have 3 times 5a, so that is equal to 15a, and then 3 times 4b, so that is equal to 12b, equal, so ito wala na yung 3 dito, itong 2 na lang, i-distribute natin itong 2. So we have 2 times 6a, so that is equal to 2 times 6a, 12a, and then plus 2 times 8b, so we have 16b. Then i-combine lang natin yung a tsaka yung b. So yung 12a, subtract natin 12a to both sides, combine natin dito sa left side yung a, tapos yung b naman sa kabilang side. So dito sa mas malaki, so 16 ito eh, ito 12. So subtract 12b to both sides para mawala na ito. So we have minus 12b. So therefore we have 15a minus 12a, so we have 3a equals 16b minus 12b, we have 4b. So ngayon kailangan i-express natin sa a is to b. Okay? So i-divide natin, oh, so dito natin ipagpatuloy, 3a is equal to 4b. Divide natin both sides sa b. Okay? Divide both sides sa b. So wala na yung b dito. So we have 3a over b equals 4. So tapos tanggalin natin si 3. So divide both sides by 3. Okay? So divide by 3, divide by 3. So therefore, ayan na yung magiging ratio natin. A over b equals 4 over 3. So parehas din yan ng a is to b equals 4 is to 3. So ito yung sa ganitong form na may colon, ito naman sa fraction form. So therefore, ang answer natin is letter A, 4 is to 3. Okay, so that's all. So I hope nagustuhan nyo ang aking explanation. Kung meron kayong math question, i-comment nyo lang dito sa ating YouTube channel. Pwede rin sa Facebook group na minamanage ko at pwede rin naman sa Messenger, i-DM nyo lang ako, RJ Ensenado. So thank you for watching and good luck sa lahat ng nagre-review para sa LET, civil service at sa ano pang exam na may basic mathematics. So again, thank you for watching. Bye-bye and God bless.